cuối có an umal cum Dios sang ayun sayum kagandahang loob mga kasalanan ko'y inyong pag-ibig ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, mga deboto ni Santo Padre Pio, tayo ay nagkakatipon sa banal na pagdiriwang ito upang sama-sama nating purihin, dakilain, at pasalamatan ng Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit nang ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla.
Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupin. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliliit pang mga bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo, masunuring kang kordero. Sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, naglumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi,
Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, Gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. Amen. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Ito na po ang pinakamalaking biyaya na ating tinanggap sa araw na ito. Sa mga naglakbay sa iba't ibang panig ng bansa, maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ang paggising natin sa araw na ito ay ang pinakamalaking biyaya na tinanggap natin sa Diyos. Secondary na lamang po ang mga material things na ating tinatanggap. Paano natin magagamit ang mga ito kung hindi naman tayo makatayo, kung hindi naman makakain, hindi naman makapaglakbay sa iba't ibang lugar? Mga kapatid, paano mo gustong maalala ng mga tao? Anong legacy ang nais mong iwanan sa mundo? Mga kapatid, ang buhay na ginagawa mo ngayon ay ang legacy na iiwan mo sa mundo. Kung paano ka namumuhay ngayon,
kung paano ka nakikisama sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ito ang legacy na maaalala ng mga tao kapag lumisan ka na sa mundong ito. Isang umaga noong April 1888, si Alfred Nobel na nag-imbento ng dinamita ay nagising at nabasa ang kanyang obituary. Ito po yung portion sa newspaper na kung saan inilalathala ang mga namatay. Paano nangyari ito? Samantalang buhay pa siya, ang totoo, ang kapatid niyang si Ludwig ang tunay na namatay. Napagkamalan lamang ng reporter si Alfred Nobel ang namatay. Dahil diyan, na fake news ang mga nakabasa kasama si Alfred. Gayunpaman, it was an honest mistake on the part of the reporter. Marahil ay nasira ang araw ni Alfred Nobel noong nakita niya ang pangalan niya sa obituary. Ngunit mas nasira ang araw niya nang mabasa niya ang nakasulat sa headline sa diaryo na nagsasabing, "The Merchant of Death is dead." Binansagan kasi siya sa article na "The Dynamite King." At ang sabi sa article na yon ay si Dr. Alfred Nobel na naging mayaman dahil sa paghanap ng paraan para makapatay ng maraming tao sa mabilis na paraan ay namatay na kahapon. Si Alfred Nobel ay nagulantang at nagulumihanan sa kanyang nabasa dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya sa kanyang mga mata kung paano siya nakikita ng mga tao bilang hari ng dinamita. Hindi po ito dynamite na candy na lasang mentol na may chocolate sa loob o kaya naman yung dynamite na lumpia. Literal na dynamite ito. Ito yung ginagamit ng mga mangingisda sa paghuhuli ng isda para lumutang ang mga ito at madali nang hulihin. Pero noong panahon nila, sa tao ito ginagamit, partikular na sa digmaan. Ngunit ayaw ni Alfred Nobel na makilala siya bilang isang tao na kinakalakal o ginagawang negosyo ang kamatayan. Kaya nag-isip siya ng paraan para masolusyunan ito. Noong November 27, 1895, si Alfred ay pumirma ng kanyang final will and testament sa Swedish-Norwegian Club sa Paris. Pagkamatay niya noong December 10, 1896, napag-alaman na nakasulat sa kanyang will na ang lahat ng kanyang kayamanan ay mapupunta sa 5 annual prizes sa physics, sa chemistry, sa physiology or medicina, sa literatura at sa kapayapaan.
Ang pinakaunang prizes na na-award, na-i-award ay noong 1901. 117 years ang nakalipas mula nang ipahayag niya ito sa kanyang last will and testament. Ang premyo sa peace category ay kailangang ibigay sa tao na may pinakamagandang nagawa sa mga samahan o asosasyon sa pagitan ng mga bansa sa pagkontra sa mga alitan o digmaan sa pagpromote ng kapayapaan o peace talks. Bago siya namatay, sinabi niya sa kanyang kaibigan, "Gusto kong maalala ako ng mga tao na may kinalaman sa kapayapaan at hindi sa pagwasa." Nung namatay si Alfred Nobel, marami siyang naipatayong kumpanya at laboratories sa mahigit 20 bansa at nag-iwan ng $9 million na pondo sa mga prizes. Literal na binago ni Alfred ang pagtingin ng tao sa kanya. Literal na binago ni Alfred ang kanyang legacy. Ngayon, naaalala siya sa isang prestigious award na Nobel Peace Prize. Mga kapatid, kapag nabanggit natin ang pangalang Judas, ano ang una nating naiisip? Nagkanulo, nagtaksil kay Jesus, nagbenta kay Jesus sa halagang 30 pirasong pilak, ingat yaman ng samahan. Sa Ebanghelyo kahapon, binanggit doon na siya ay ingat yaman, ngunit kinukupit niya ang perang iniingatan niya. Ito ang legacy o iniwang tatak ni Judas sa kaisipan ng tao. Hindi na maaalis sa kaisipan ng tao ang legacy na iniwan ni Judas. Habang buhay na itong maaalala ng tao. Kaya naging fan word na ang salitang Judas, lalo na sa mga pampublikong sasakyan, halimbawa na sa mga jeepneys. Kung inyo pong nabasa ito, may pangungonsensya ang driver sa mga hindi nagbabayad ng pamasahe. Marahil ay nabasa niyo po ito sa salitang God knows who does not pay. Ang tanong, bakit mayroong pagtataksil sa kabila ng maayos na relasyon? Bakit nagawang magtaksil ni Judas kay Jesus sa kabila ng pagpapakita ni Jesus ng kabutihan sa kanya? Bago pa ang tagpong ito, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad kasama si Judas. Alam ni Jesus ang masamang balak ni Judas habang ginagawa niya ang paghuhugas ng paa. Gayunpaman, hinugasan pa rin niya ito ng walang pasubali o pag-aalinlangan. Ang mga paang hinugasan ni Jesus ay dudumihang muli ni Judas sa kanyang paglakad kasama ang mga kawal na dadakip kay Jesus. Sa buhay pag-aasawa, mahalaga ang pagiging tapat ng mag-asawa sa isa't isa. Kinakailangan ay panatilihing nag-aalab
ang apoy ng pagmamahalan upang tuparin ang ipinangakong pagmamahalan sa bawat isa. Ngunit bakit mayroon pa ring nagagawang magtaksil sa kanilang asawa? Napapansin ba ninyo ang mga pamagat o title ng pelikula sa local man o abroad? The Unfaithful, The Mistress, The Other Woman, When Husbands Cheat, at iba pa. Ngayon, panahon, dumarami na ang bilang ng mga hindi sumasakabilang buhay, kundi sumasakabilang bahay. Hindi lamang ang mga mayayaman o ang mga sikat na tao ang gumagawa nito, pati na rin ang mga simple o ordinaryong mamamayan. Hindi na ngayon lalaki ang nagtataksil sa kanilang asawa. Mayroon na ring mga babae na wala na ang pagiging tapat nila sa isa't isa. Naalala ko ang isang kwento na mag-asawa na 25 taon nang nagsasama. Isang araw, habang naglilinis ang asawang babae sa kanilang kwarto, nakita niya sa ilalim ng kama ang isang kahon. Kinuha niya ito at kanyang binuksan. Nakita niya ang 3,000 at 10,000. Kaya tinanong niya ang kanyang asawang lalaki kung ano ito. Sabi ng kanyang asawang lalaki, "Mahal, sa tuwing ako ay nagtataksil sa iyo, nakakagawa ng kamalian, naglalagay ako ng 1,000 sa kahon na ito." Mixed emotion ang asawa. Nalungkot, ngunit may katuwaan na din. Sapagkat sa loob ng 25 taong pagsasama, 3,000 lamang, 3 pagkakamali lamang ang nagawa niya sa kanyang asawa. Ngunit tinanong ng babae kung ano ang 10,000 na nakalagay sa kahon. Sabi ng asawang lalaki, "Mahal, kapag nakapupuno ako ng 1 tray na itlog, ibinebenta ko ito. Kaya nakaipon ako ng 10,000. Ganon karami ang ginawang pagtataksil ng asawang lalaki sa kanyang asawa. Mga kapatid, ang pag-ibig na iniatas sa atin ni Jesus ay pag-ibig para sa lahat ng uri ng tao. Hindi lamang para sa ating mga kapamilya, mga kaibigan, ang pag-ibig na siyang nagpapakilala na tayo nga ay mga alagad ni Jesus ay pag-ibig din para sa kaaway, nakasamaan ng loob at nakatunggali. Ang umibig tulad ni Jesus ay umibig hindi lamang sa mga marunong magpasalamat at magpahalaga sa ginagawa o binibigay sa kanila, maging sa mga walang utang na loob din. Lahat tayo ay nagtaksil sa Diyos sa anong paraan at panahon. Ito ay sa panahon na hindi natin magawang maging tapat sa kanyang utos. Ang mga paraan na ginagawa natin ay madalas na hindi paraan na nais ng Diyos. Many times, we want to do our own way. We set aside the way of God. Ang panahon ng mahal na araw, ang pagkakataon upang manumbalik sa Diyos,
ang sakramento ng pakikipagkasundo, ang sakramento ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos ay ang paraan upang manumbalik tayo sa Kanya. Sa kabila ng pagtataksil sa Kanya, inaanyayahan pa rin niya tayo na magbalik loob sa Kanya. Hindi man tayo makapag-iwan sa mundo ng maraming kayamanan, kagaya ng iniwan ni Alfred Nobel na $9 million, mag-iiwan at mag-iiwan pa rin tayo ng legacy sa ating paglisan. Ayon nga sa isang kay Kalu and Duque, "The things you do for yourself are gone when you are gone. But the things you do for others remain as your legacy." Mga kapatid, paano mo gustong maalala ng tao? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay't alak na ito. Sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mo ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo, ang lahat ng mga obispo, ang kaparian, ang mga reliyoso at mga laikong naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muling mauupang
ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Panginoon ay sambagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasda. At do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay. Di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ipinagbibigay alam po na magiging one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng Muling Pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mahal na araw, tayo po ay mayroong pagpapakumpisal mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ito ay sa ikawalo ng umaga hanggang ikalabindalawa ng tanghali at sa ikaisa hanggang sa ikalima ng hapon. Gayun din naman ngayong Miyerkules Santo ay magsasagawa po tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na ikalima ng umaga mula sa Barangay San Isidro Sur. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin itong video na to. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa nating ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.